Hello sa inyong lahat, especially kay Mami Damats at sa mga nakakapanood nito ngayon. Sorry Mami kasi hindi ko kaya na nagsasalita ako sa video na habang pinapandar tong wheelchair kasi nahihirapan din ako. Ayan. Pero ginawa ko ang video na to dahil gusto kong ibahagi sa inyo kung paano naging parte ng buhay ko si Mami Damats. Ayan. Kukwento ko sa inyo yung naging buhay ko noon. Ayan. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, o maaring kilala ako pero hindi alam yung sitwasyon ko, isa po akong PWD o person with disability. Ayan. Pinanganak ako na normal pero unti-unting nanghina yung katawan ko noong ako ay grade 3. Nagsimula ang paglalakad ng buhay ko sa tungkod na payong. Ayan. Tungkod na payong. Siyempre, alam nyo na, ang hirap ng buhay noon, walang pera, hindi pa moderno. Kaya, ang payong ang naging pangatlong pa ako noong ako ay bata. Hanggang mag grade 6 at yon natapos ko ang grade 6. Tapos, tumigil ako ng pag-aaral. Hirap na hirap na din ako talagang maglakad. Maski likod lang ng bahay namin yung eskwelahan, hindi ko matanggap noon yung sarili ko. O hindi ko matanggap na nakikita ako ng tao na ganito yung nagiging kalagayan ko. Hanggang sa nagsaklay ako at nagpatuloy sa pag-aaral ng high school. Dahil sa sitwasyon ko, hindi ko maiwasan ng pambubuli ng mga tao sa akin. Hanggang sa natapos ko ang pag-aaral ng high school, pagdaan ng panahon, nakapag-asawa, nagbuntis, at tuluyan ng hindi nakalakad. Simula noon, never na akong nag-attempt na maglakad. Dahil nga natatakot ako na madisgrasya o bumagsak dahil walang lakas yung mga paa ko sa pag-aalala na baka maulit yung dati na bumagsak ako at tumama yung ulo ko sa simento. Ayan. Ilan lamang yun sa mga naging takbuhin sa buhay ko. Hanggang sa nagsimula ako sa mundo ng YT na walang gaanong kakilala hanggang sa chinat ako ng pinsan ko na si Jen Moments na dumalo sa LS ni Dong. At sa LS ni Dong, doon ko nakilala yung Team Tunay. At doon, nakilala ko si Mami Damats. Ilang buwan, todo suporta ako sa Team Tunay at syempre kay Mami Damats. At si Mami Damats ang nakapansin sa akin, sa effort ko, at nagsali sa akin sa Team Tunay. Salamat Mami Damats at napansin mo po yung effort ko, yung pagpupursigi ko na maisali ako ninyo sa inyong team, sa Team Tunay, at naging isang miyembro ng team ninyo. Siguro kung hindi dahil sa Team Tunay, hanggang ngayon, hindi ko pa rin na-reach yung mga dapat kong ma-reach sa aking YouTube channel. Anyways, balik tayo kay Mami Damats. Siyempre, nagsusuportahan kami ng channel maliban sa pagiging member ng Team Tunay dahil kay Mami Damats, naging parte siya ng buhay ko dahil siya ang pinakaunang nag-chat sa akin. Si Mami Damats yung nangumusta sa akin. Si Mami Damats yung gustong magpaabot ng tulong sa akin. Siya yung pinakaunang nag-chat sa akin na sabi na gustong tumulong. Gusto niyang magpaabot ng tulong dahil nga sa nangyari sa akin. Hindi ako humingi o anuman, pero nagkusa siya na magpadala ng pera para makatulong sa mga stusin sa ospital. Naoperahan kasi ako, hindi dahil sa kalagayan ko, kundi inalis yung abdo ko dahil may bato ako sa abdo. Mami Damats yung isa sa mga nakaintindi sa akin sa sitwasyon ko dahil siya yung isa sa may mga kaalaman tungkol sa ganoong bagay. Maraming salamat sa tulong mo, Mami. Marami akong dapat ipagpasalamat sa iyo, Mami. Pero higit sa lahat, yung ikaw yung nagpaalala sa akin ng nakaraan ko, ng naging sitwasyon ko noon.
Yung ibig kong sabihin, yung naikwento ko kanina, yung naging buhay ko noon, naalala ko lahat yun. Noong ako'y chinallenge ni Mane Manubay, ang aking best friend sa YT. Dahil nga sa walking challenge ni Mami, inaccept ko yung walking challenge maski hindi ako nakakalakad. Mahirap isipin yun, di ba? Pero mas mahirap gawin para sa akin. Kayo, sige, lakad lang ng lakad kung saan-saan nakakarating. Nakakainggit para sa akin. Kasi nagagawa nyo ng maayos yung challenge. At higit sa lahat, healthy kayo. Normal kayo. Hindi naging mabigat yung pagdadala nyo ng buhay. Ang hirap maging ina na alam mo pwedeng mabuli yung anak mo dahil may ina siyang katulad ko. Pero ito ako, pinipilit kong maging normal sa ibang paraan. Sa paraan na kaya ko, ginagawa ko ang lahat para kumita. Para matulungan yung asawa ko sa paghahanap buhay. Maski hindi ako nakakapagtrabaho physically. Pinipilit kong makagawa ng paraan para makabili ng mga pangangailangan namin dito sa bahay, sa pang-araw-araw. Kahit hindi ko mapagsilbihan yung asawa at anak ko para hindi ako maging pabigat sa kanila. Pinipilit ko maipa-experience sa anak ko yung mga hindi ko na-experience noon. Pinipilit ko na maitayo yung pamilya ko dahil ilang beses na rin itong bumagsak. Pinipilit kong maging isang matibay na haligi kahit ako'y isang ilaw lamang. And haligi kasi minsan nagiging marupok yung haligi namin. Pero yon lahat, pinipilit ko. Maraming salamat sa iyo, Mami, dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob para ipakita sa mundo yung sitwasyong meron akong. Hindi ako ma-challenge ni Mane kung wala yung walking challenge mo. Hindi ko magagawang i-share sa inyo yung tinahak ng buhay ko. Na yung mga pinagdaanan ko, napaisip ako kung paano ko gagawin. Maski maipakita man lang sa inyo na naiapa ko yung mga paa ko sa sahig. Yung walking challenge naging malaking bagay sa akin. Pinarealize sa akin yun. Yung mga bagay na pinarealize sa akin yung mga bagay o sitwasyon na wala ako. Maging hirap na meron ako dahil sa walking challenge na yun. Dahil sa mga comments sa video na yun na ginawa ko ng walking challenge, na-realize ko na tanggap na pala sa mundo yung sitwasyon na kinukutya noon. Naging mas matatag ako. Naging mas open ako. At nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipakilala yung sarili ko sa mga taong hindi ako kilala kung sino ako. Dati kasi hindi ako lumalabas ng bahay. Ngayon parang nakalabas ako sa comfort zone ko. Nakahinga ako ng maluwag. Siyempre, sa tulong na din ng pamilya ko, ng nanay ko, especially ng ate ko. Maraming salamat, Mami. Naging malaking bahagi ka ng buhay ko. Napa-open up natin sa mga tao na hindi lamang ang mga normal sa paglalakad ang kayang mag-take ng challenge, kundi maging ang isang pilay o imbalido na katulad ko ay kaya rin lakaran ang buhay na tinatahak niyong mga normal. Na-realize ko din na minsan nakakahigit pa ako sa mga
ibang normal dahil sila, sinasayang nila yung mga paa nila. Hindi nila ginagamit sa tamang paraan yung kanilang lakas o kanilang pagiging normal. And salamat mami dahil naging bahagi ka ng buhay ko at ng buhay ng iba. Lalong-lalo na yung mga nag-accept ng challenge mo. Ipagpatuloy mo pa po sana yung pagiging inspirasyon mo sa lahat na maging healthy dapat sa pamamagitan ng paglalakad. You're letting everyone to realize how lucky they are dahil may mga pa silang kayang maglakad at itayo ang kanikanilang mga buhay. Sana naintindihan nyo yung gusto kong iparating sa inyo. Ganun po kalaki yung naging bahagi sa aking buhay ni Mami Damats. Kaya maraming salamat ulit, Mami Damats. I love you and happy birthday. Ganitong situation ko, mahirap talagang may mag-stick talaga na lalaki kasi tulak doon, tulak dito, tapos buhat doon, buhat dito. Siyempre nakakapagod din kung sa lalaki. Ikaw ang bukas na aking hinihintay, ikay hantungan na aking ilalakbay. Kahit malayo man at may mga hadlang, palaging may paraan, hindi titigil hanggang. Ganyan kapag ka walang wheelchair. Na aking hinihintay, ika'y hantungan na aking ilalakbay. Kahit malayo man at may mga hadlang, palaging may paraan, hindi titigil hanggang. Ikaw ang bukas na aking hinihintay, ika'y hantungan na aking ilalak. Sa pag-ibig, walang pabigat. May mga pagsubok man, basta't magkasama, lahat gumagaan. Ika'y maging aking tadhana.